Mga ka-teammate, ang tinde na ito ang nangyari noon kay Chris Ellis. Nangyari na rin kay LA Tenorio. So nakakagulat at nakakabigla ito para sa mga solid fans dyan itong si LA. Jason Castro, magbabalik gilas na. And ating kilalanin ang bagong import ng Phoenix Super LPG na kasalukuyang papalit muna kay Paul Harris. So yan nga po mga ka-teammate ang ating mga tatalakayin. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga solid nating ka-teammate na sila Isaiah Johan Javier, Roel Palero, Edwin Duvibar, Romeo De La Fuente, Masi Ariel Ganata, Ronald Verbosidad, Anthony Lucky Alon, and Anuan Dakula. So simulan nga po muna natin rito sa patungkol sa bagong import ng Phoenix Super LPG na si Donald Tangkowa. Pero bago nga yan, matatandaang itong si Paul Harris, ang unang import ng Phoenix ngayong komprehensya. Ito nga po'y may injury pa nga rin raw po hanggang sa ngayon. So matatandaan naman noong nakaraang buwan, napabalitang nagpapagaling nga po ito mula sa kanyang mild hamstring injury, itong si Paul Harris. At base sa report last month, ay 2 linggo ang kailangang ipahinga na itong si Paul. Pero siguro bilang opinion natin rito hindi nga muna siguro bibiglain ng Phoenix si Harris. Dahil kilala naman natin, ang kampo nga po ng Phoenix ay isa sa talaga namang maalaga ring koponan pagdating nga po sa mga players na may injury. So siguro need pa ng kaunting araw pa nitong si Paul para makarecover at makabalik sa kanyang kondisyon. Kaya sa ngayon, ayon sa report, papalitan nga po muna raw nitong si Donald Tangkowa ang posisyon ni Paul Harris para sa Phoenix Super LPG Fuel Masters bilang import. Mga ka-teammate, sa mga hindi nga po nakakakilala kay Donald Tangkowa, ito nga po fresh mula sa kolehiyo at hindi nga po ito basta-basta lang na player na po pwedeng maliitin dahil sanay nga po ito sa bakbakan sa hardcourt kung saan ilang kampyonat na nga rin po ang nagawa nito rito kasama ang koponan ng San Beda sa NCAA. So ang paglalaro nga po ng bagong import ng Phoenix na si Donald ay may basbas nga po ng pagsang-ayon ng PBA Commissioner na si PBA Commissioner Willie Marshall. At ito nga pong si Donald, sa mga hindi nga po nakakaalam, mukhang nakukuha na or makukuha na rin ito ang legs niya sa team at shooting dahil 3 weeks na nga rin po daw itong sumasa ilalim sa ensayo batay rito sa report. At about naman sa sumunod nating topic, sa mga hindi nga po nakakaalam, isa si Jason Castro sa mga veteranong manlalaro na dito sa ating bansa. Siya nga po ay 35-year-old na, pero ang laro at bilis, wala pa rin pong pagbabago. So kung papansin ninyo, may taas lamang siyang 5'10", pero napakarami na nga pong manlalarong malalaki pa sa kanya ang tinalo at iniwan niya. So walang duda kung noon hirangin nga itong best guard in Asia. So alam nyo bang inihayag ng head coach ng Gilas Pilipinas na head coach niya nga rin po sa TNT Tropang Giga na ready but realistically we are really and he is really concerned about playing the back-to-back games of the FIBA window. So good news yan nga po mga ka-teammate dahil sa ngayon napakalaking bagay nga po ni Jason Castro sa Gilas. Lalo na ngayon, medyo nagkakaroon ng Gilas lineup ng struggle sa team. Pero alam naman nating inaayos na ito ng Gilas at hindi nga sila nagpapabaya. So malaki ang maitutulong ni Dabler sa Gilas bilang veterano dahil dito niya may papakita yung pagiging leader niya. So bukod dyan, iba rin kasi yung husay niya at ito na may napatunayan na niya. Kaya naman, sa totoo lang mga ka-teammate, good news talaga ito. So sa mga hindi nga po nakakaalam, mahal nga po ni Jason Castro ang paglalaro. Lalo na kung national team na ang pinag-uusapan. Kaya naman, nang muling alokin nga ito kung tatanggapin muli ang paglalaro sa Gilas,
ay tinanggap nga po agad nito. At about naman sa last nating topic, so kilala naman ng Ginebra fans at kahit ng PBA fans ang dating player ng Ginebra na si Chris Ellis. So ito nga po yung player ng Jeans na nag-service siya sa Ginebra simula 2012 hanggang 2017 kung saan isa nga siya sa mga player na nakatulong para sa pagbigay ng titulo sa Jeans kung saan nakalasap siya nga rito ng isang beses na kampyonato ng taong 2016 sa PBA Governors Cup. So kung matatandaan niyo mga ka-teammate taong 2017 na wala nga rin ito sa Jeans matapos ang biglaang pag-trade rito para malipat nga po sa koponan ng Blackwater. So alam niyo bang dahil dyan, isa ang kwento ni LA Tenorio noon na nakarelate siya sa nangyayari kay Chris Ellis. Dahil ayon nga rito sa nabasa natin ayon kay LA, "We've been together for almost 5 years the whole time na nasa Ginebra ako. Kasama ko na si Chris Ellis. I see him really work hard. After ng practice, he's the last man na umaalis. Talagang umiyak siya nung na-trade at sobrang heartbroken siya. And I can feel for Chris kasi it happened to me before when I was in Alaska." So yun nga po, ganun nga rin raw po kasakit talaga kapag nate-trade, halos sobrang heartbroken ang nararamdaman, kaya naman pala nakarelate si LA. Pero sa totoo lang ah, nakakagulat lang rin naman talaga nung pinakawala noon ng aces itong si LA dahil superstar na nga siya noon rito eh. Pero kahit ganoon, binatawan pa rin. So bilang opinion natin rito, sa basketball gaya nila na mga professional bilang player, hindi maiiwasang ilipat ka ng team kung talagang wala na sa'yo yung hinahanap na kailangan laro ng koponan. Kasi ganun talaga ang mundo dito sa basketball. Pero meron din namang player na hindi tinatanggal or inililipat dahil sa konsiderasyon na rin na nagawa nito noon. So iba-iba nga po, pero ang mahalaga talaga, pinatunayan pa rin nila na kaya nila na magpatuloy kahit nasaan man sila. So ito nga lang po muna mga ka-teammate ang kaunti nating throwback topic para sa last nating topic na ito about kay LA and Chris Ellis. So ito nga lang po muna mga ka-teammate ang ating sports pasada. Shoutout sa mga solid nating ka-teammate na sila Isaiah Johan Javier, Roel Palero, Edwin Duvibar, Romeo de la Fuente, Ronald Verbosidad,
kanto ni Lucky Alon. And Anuanda Kula.